guys! Welcome back to my channel! Dahil po malapit na magpalit ang taon, kung kaya't kailangan na ulanin kayo sa akin sa mga pampaswerte dahil ito po ang kailangan natin sa pagbabago ng ating buhay ngayong darating na 2020. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang panabit sa ating pong pintuan at ganoon din po sa ating pong bintana para po mahatak natin ang swerte at kapitan tayo ng swerte ngayong darating na 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba ay maraming ginawang ritual nitong pagsalubong ng 2019? Kung kayo po ay maraming ginawang ritual, kayo po ba naman ay sinuwerte? Alam nyo po ba na ang aking mga sinishare sa inyo ay base sa aking karanasan kung kaya't ako ay sinuwerte nitong 2019? Kumbaga, kung ikukumpara ko nga po ang aking buhay ng mga nakalipas na taon at dahil nga ako'y tumanda ng ganito, ay never ko pang naka-experience na bumili ng talagang gusto ko dahil lagi ako ay pumupunta kung saan lang yung kaya na aking budget. Siyempre, ganun talaga. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang magulang, uunahin mo muna ang pangangailangan ng ating mga anak. Kumbaga ako'y patingin-tingin na lamang at minsan nga po pag po, halimbawa, wala na kaming pagkain, wala, kukulangin na kami sa bigas, paunahin ko na muna kumain sila. Sige, kumain muna kayo. Kunwari ako'y busog pa at ako'y may ginagawa pa. Pero sambaga para makakain na sila at kung ano na lang matitira, yun na lang sa akin. Naranasan po namin yan. At talaga namang paminsan ay wala. Nagkakape na lamang po ako. Kaya ako kumbaga naging addict sa pagkakape. Dahil nga po sa, parang ako'y nabubusog sa pagkakape, sa tubig, ayan. At paminsan-minsan, yun nga po ay biskuit, ayan. Or kaya po ay magkikendi. Yung mga ganyan, yun ang aking sistema dati. Dahil nga po sa kakulangan ng pampinansyal at ganun din yung syempre yung kakulangan ng pagkain sa araw-araw at ganun din po yung mga pangangailangan namin. Kaya kung halimbawa kami namamasyal lang sa mall, asahan nyo po yung mga panahon na ito ay patingin-tingin lamang po kami, parang maglibang-libang lang. Kaya lamang, syempre pag may mga bata kang kasama, pag may mga gusto po yan, kahit na mumurahin lamang at talagang walang-wala talagang pera, ay ako'y naiinis. Pero hindi ako naiinis dahil siya ay nahingi. Naiinis ako dahil hindi ko maibigay ang kanilang pangangailangan. Hindi ko maibigay yung gusto ng aking mga anak. Kaya po, kumbaga ako po ay nag-focus sa mga ginagawa ko po mga pampaswerte para lalo kaming swerte dahil ako'y naniniwala kasi nasubukan ko po na magdasal at magdasal sa mahal na Panginoon na yung parang basta-basta lang, hindi po dinidinig ang aking panalangin. Kaya alam na alam ko na kapag po ako ay mula sa aking kalooban, mula sa aking puso, kung ano yung tunay na nagaganap, ang aking kahilingan ay pagbabago, ito ay mabilis pong matutupad pagka mula sa puso ang pagdadasal. Pero yung pagdadasal mo na basta mo lamang ibinukas sa iyong bibig, hindi po tumatalab. Pero no, ako po yung minsan na talagang umatungal pa ako ng kakaiyak. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan ay umiyak kayo. Siyempre, kasi ako po ay masyadong ako po yung mababaw ang luha. Kapag nakakalala ng mga ganyan, ako eh, magiligiligid ang luha. Gwapo ng mga, kumbaga, kung ikaw ay nakaranas sa sobrang paghihirap, kumbaga, makakarelate ka sa akin mga sinasabi. Ngayon, ay dahil nga po sa sobrang paghihirap na ganyan, kaya mula sa aking puso, ako'y nagdasal ng taimtim. At ako nga po ay napaiyak ng mga panahon na yan. Pero hanggang ngayon, ako naman ay ngayon inaiyak sa pasasalamat dahil sa mga blessing na dumarating sa amin. At kumbaga hindi ako makapaniwala naman sa mga nagaganap. Kaya kumbaga ito'y paulit-ulit ko sinishare po sa inyo para po kung ikaw ay bago sa akin channel, gusto ko kasing mangyari na kayo po ay tumalab lahat yung inyo po mga pinapanalangin. Kaya mula po kailangan sa puso at taimtim sa inyong puso, ang pagdadasal yan po ay mabilis nagagrant. At kapag po basta nyo lang ibinukas sa inyong bibig na kayo ay bumubukas sa bibig pero iba ang tinatakbo ng inyong utak. Minsan po ba ay nararanasan nyo yun? Binubukan nyo sa bibig nyo pero iba yung nasa isipan nyo, iba rin yung nasa puso nyo. Wah effect po yan. Kaya kailangan ko ikaw ay gagawa ng ritual or ikaw ay mananalangin ng taimtim,
yan po ay mabilis tumatalab. Kaya po, sinishare ko po yan ng paulit-ulit para tumalab. Kasi gusto ko nga po ay kung anong naganap sa akin, ay siya rin po maganap sa inyo. Kagaya ng ilang bossing ko na sobra-sobra ang paghihirap. Yan po ay kapangkapako kayo kasi ganyan-ganyan din po ang naganap po sa akin. Na talagang umiiyak ako. Bawat subo ng kanin na natira sa amin ay... ako eh, umiiyak. Sabi nga ng anak ko, ba't ka mami naiyak? Ay, kay wala, masaya lang. Charot lang yun. Pero, kumbagay, dinadaan ko lagi sa biro. Pero, nagdurugo ang aking puso sa mga sitwasyon na pinagdadaanan namin. Basta, kailangan, kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte with feelings ang pagganap at ikaw ay naniniwala na ikaw ay suswertihin. Kapag po ikaw ay gumagawa ng mga pampaswerte, kayo po ay magkakaroon ng kalakasan ng kalooban. Bakit ka mo? Kasi ikaw po ay naniniwala na hindi ka mamalasin dahil marami kang ritual na ginawa at ikaw ay may proteksyon, may gabay ka ng mahal na Panginoon kapag po ikaw ay ganyan. Kapag marami kang mga pinaggagawang mga pampaswerte, magiging positibo ka sa buhay. Instead na ikaw ay maging nega, matakot ka, iisipin mo, ay hindi sa akin tatalab yan kasi ako ay may paniniwala sa mahal na Panginoon at ako ay may gabay at marami akong mga proteksyon, hindi ako mamalasin. Ganon, magkakaroon kayo ng positibong pananaw sa inyong buhay. Ngayon, para po pagpasok ng 2020 ay ma-welcome po ang swerte. Kagaya ng nabanggit ko nga po sa inyo, paghahain sa lamesa. Ang paghahain sa lamesa, bibigyan nyo yung good spirit ng isang kahit platito lamang at lagyan mo nyo po ito ng pulang kandila or puting kandila para meron siyang ibig sabihin po noon, meron siyang space sa inyong tahanan na wini-welcome nyo ang swerte sa inyo. At pagkatapos po niyan ay magsasabit po tayo ng mga babanggitin ko na talaga namang blockbuster. Pag sinabing blockbuster, alam niyo na kung ano po yan. Daon ng laurel. Kasi kaya ko sinabing blockbuster dahil ultimo sa ibang bansa ay talagang pinipilahan sa takilya po ito. Talaga namang sikat na sikat ang daon ng laurel na napaka-generous na magbigay ng swerte. Dahil kung ikaw ay magwi-wish dito kagaya ng nabanggit ko nga po ng paulit-ulit na sinishare ko sa inyo, 10,000 lamang ang aki pong hinihingi. Ano po ang binigay sa akin blessing, di ba? Yung mga sinishare ko sa inyo, pinapakita ko po sa inyo. Yun yung mga ano, higit-higit, labis-labis ang pinagkaloob. Dahil nga po, napaka-generous ng daon ng laurel. Ngayon, minumukahi ko po sa inyo na kayo po ay magsabit ng pito-pito na daon ng laurel sa inyo pong pintuan. Pero kung wala ka tayong kakayahan, kahit sa main door lamang po ay okay na. Ngayon, ibibideo ko po yan kapag sapit sa amin ng bagong taon, ibibideo ko lahat ng aking paghahanda at makikita nyo sobrang dami. Pero sobrang namang blessing din ang makakamtan. Sabi nga ng Mr. ko noong 2019, ay napakadami mo namang ginawang pampaswerte. Sabi ko, nito ngayon, binalikan ko po siya, eh ano, kamusta naman? Yung mga ginawa kong pampaswerte, hindi ba tayo sinuwerte? Kaya ang sagot po sa akin, ay damihan mo pa. Kasi nga po, nasaksihan namin na aming pamilya, ng kapatid ko, ng nanay ko, syempre na aking asawa at ang aking mga anak is, ang swerteng dumarating sa amin. Kaya, kumbaga eh, ngayon po eh, nagtatanong din sila sa akin kung ano yung swerteng ganyan, ano dapat gawin ganyan, at yun nga po, sinishare ko rin sa kanila. At kung gusto niyo po na kayo po ay swertehin din, nakagaya na naganap nga po sa akin itong 2019 na siyang mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking karanasan, ay sabayan niyo po ako. Ano po ang mga kailangan? Kailangan po natin ng 7 daon ng laurel. Ngayon, kung kayo po ay walang kakayahan na bumili ng bawat pintuan, maka po yung bawat pintuan ninyo ay napakarami yung pintuan, tapos sa ngayon ay crisis, ay okay lang kahit main door na lamang po ang inyo pong lagyan. Basta kailangan buo po ha, na daon ng laurel. Ayan, buo. Tanan, 7 po itong piraso. Ito po, isasabit ko sa aming main door at lalagyan ko rin, syempre, pangkalahatan na. Yun nga po, nagsishare nga po ako sa inyo eh. Kaya ayan eh, kumbaga eh, nagsishare ako sa inyo, eh ano pa yung gagawin ko, diba? Kaya kailangan ay... lalong swerte ngayon darating na 2020. Ayan, 7 piraso po yan. 2, 4, 6. Aba, 8 pala to. Ay, teka. 8, alisin mo na yung medyo may sira ng konti. Ayan. 2, 4, 6, 7. Ayan, 7 na buo ng daon ng laurel. Ngayon, ganito po inyo pong gagawin. Sabay-sabay na ang pag-wish po dito ng mga exaggerated at lahat ng mga pangarap ninyo ay matupad ngayon darating na 2020. Sabihin nyo po dito, katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Direct to the point na ang pag-wish. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa kasi pag po kayo ang dami pang sana, ang daming paligoy-ligoy, ayaw nyo pa po ano yan, ay matik po yan, hindi magkakatotoo. Kaya kung gusto nyo magkatotoo,
ay matikay direct to the point ng inyong pong pag-wish. Pagkalooban mo ko ng maraming maraming pera, pagkalooban mo ko ng magandang magandang bahay at lahat ng mga pangarap ko ay matupad ngayon darating na 2020. Pagkalooban mo ko ng magagarang sasakyan at ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan at ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya ng buong taon ng 2020. Maging masagan at matagumpay ngayon darating na 2020. Ganun po hiling nyo pong hilingin. At yung grabe-grabe pa yung mga nais ninyong maganap ngayon darating na 2020. At pagkatapos ay ganito. Ito po yung pito. Pitong dahon. Ang gagawin nyo po ay ganito. Eto, dahil may wishes na siya, hindi nyo na siya kailangan sulatan pa. Pero kung nasa inyo po yan, kung meron kayong panulat, ay di isulat nyo po. Ngayon, tusukan nyo po siya, yung tipo magkakasya yung inyo po sinulid. Yan. Gaya po niya, butas na. Eto kasi ang aking tali. Ngayon. Yan. Nakaisa na ako. Ito po ay isasabit natin sa ating main door or kaya sa mismong doorknob. Inyo po siyang itali sa inyong doorknob or sa mataas-taas. Depende po sa inyo kung saan inyo gusto. Yan. Dalawa na po siya. Hanggang sa makapito. Yan, tatlo na. Yan, bibilisan ko na. Pakatik na na. Lagi niyo po tatandaan, ang pagsasabit ng mga pampaswerte ay umaga. Huwag po kayong magsasabit ng hapon ha. Umaga po dapat. Yan. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang ipagkaloob mo sa akin ngayon darating na 2020. Lahat ng mga pangarap ay matupad. I-welcome po natin ang swerte sa ating tahanan ngayon darating na 2020. Magtatagumpay po tayong lahat ngayon darating na 2020. Think positive, kayang-kaya po yan. Yayaman tayo ngayon darating na 2020. Lahat ng mga nais natin ay matutupad. Ayan. At pagkatapos po niya, ayan, pito po yan lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan, pito po lahat. Ayan po. Ngayon, ang gagawin po natin, pwede po natin itong itali sa ating doorknob or kaya pwede natin itong ihang sa ating pong main door sa may taas. Ayan, para ito pong dahon ng laurel, kagaya na nabanggit ko sa inyo, halos lahat ng problema natin sa ating buhay, i-wish po natin dito sa dahon ng laurel na tayo po ay tulungan. Mapapansin nyo po na unti-unting pagbabago at unti-unting nagagrant kung ano man po ang inyo pong wini-wish. Dahil ito po ay sikat na ultimong sa ibang bansa ay ang dami pong gumagawa po ng dahon ng laurel at marami na nagpatunay na sila ay sinuwerte sa pamamagitan ng dahon ng laurel. Kaya i-welcome natin ang swerte ngayon darating na 2020 sa pamamagitan ng dahon ng laurel. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat ang bossing. Pwede nyo po itong gawin kung kayo po ay may time sa umaga. Basta umaga ang pagsasabit ng lahat ng mga pampaswerte umaga. Ngayon po at ang paglilinis po ay huwag nyong gagawin din sa gabi. Kasi ang paglilinis sa gabi ay itinataboy nyo po ang swerte. Kaya kailangan sa umaga din po yan, ang paglilinis. Pagtungtong ng alas 5, walang magtatambo, walang magtatapon ng basura dahil itinatapon nyo ang swerte. Kaya kailangan ang paglilinis, paglalaba, lahat po yan, pag-general cleaning, umaga po yan ginagawa. At ganun din lalo-lalo na ang mga pampaswerte sa umaga. Kasi palaki po ang araw, yan ibig sabihin, palaki ang ano, yung swerte natin ay palago or kaya padami. Hindi po
yung palubog. Huwag po kayong mag-ano ng mga palubog yung araw kasi yan po ay negative na mangyayari at instead na positive ay kayo po ay alat ang mangyayari. Kaya kailangan umaga po lagi tayo. Kaya nga po ako'y naniniwala sa sinag ng araw dahil napaka makapangyarihan din po yan ng pantaboy ng mga negative. Kaya kung gusto nyo kayo ay swertihin ngayon darating na 2020, ay itry nyo po ang aking mga sinishare sa inyo dahil yan po ay napakaswerte at babaguhin po nyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!